Laki na nila. Ang taas na nila, oh. Tingnan niyo yan. Hey, what's up? What's up? What's up, mga kabakyard? Nandito na naman tayo sa panibagong episode, which is, it's me again. It's all about family farming. At ngayon, i-update ko kayo sa ating mga sisiyaw na anong gawin ko para malayo sila sa mga sakit, mga kabakyard. Okay? Tara, let's go! Okay, ayan! Una sa lahat, magpapakain muna tayo ng ating mga sisiyaw. Ito ang pakain natin. Yan, nakumakain na sila. Parang wala ng tubig at titimplahan na naman natin to sila ng kainom nila. Itong boxidil na to, ititimpla natin to sa isang galong tubig. Ito, hindi naman dito ko to ititimpla kasi para ihati-hati na natin sila sa mga sisiyaw natin. Sa isang araw, dalawang baksidel lang mauubos nila kasi lalo na pag mainit ang panahon. Ito, natimpla na yan. At hindi natin yan siyangin. Timpla natin. Mix, halo-halo lang. Halo-halo lang, parang ganito. Ito. At ito, nililinisan pa din natin ito. Kasi meron kasi mga bakterya na mga naka-imbak dito sa mga painanan natin. At basan pa yan. Napaka-importante ang paglilinis para maiwasan natin mga sakit-sakit, mga kabakyard. Ito, mga kabakyard. Ito. Nilagay natin to dito. Ayan. Yun na yan. Okay, mga kabakyard, tara. Lalagay natin to. Nandito na tayo sa ating sisiyaw. Balik na naman tayo. Okay. Ito, mga kabakyard, dito, mga sisiyaw dito, nilagay natin sa 3x3 din doon sa harap kasi may, doon meron tayong nilagay na 3x3 or nilimber natin yung mga sisiyaw natin para doon makapagpakain din sila ng mga damo-damo at mamaya makikita nyo kasi dito, i-disinfect natin to dito kasi medyo marami ng langaw kasi nakita ko
gaya nito, kapag makakita kayo ng ganito na parang dirty na sila, linisin natin yan. Ayan, magpapakain din tayo sa ating broiler. Tara, magpapakain tayo. Ito, ilalagay natin to sa ating mga broiler para makakain na din sila. Kulang pa yan. Ito din sa kabilang brooder natin, magpapakain din tayo. Tingnan nyo yan, mga sisew. Napaka-healthy na nila. At sana walang magkasakit dyan. Kasi kumpleto naman sila. Kumpleto naman sila sa mga vitamina natin at mga ano. Ayan, nakakain na sila. At ngayon, magpapakain na lang din tayo ng mga sisew natin sa harapan ng ating bahay. Ito ang pagkain na nila, lalagyan ng mga pagkain at nilatag ko lang ito dito. Tips ko nga mga kabakyan, kapag meron kayong feeds na parang nagbili lang kayo ng kilo-kilo lang, kailangan nyo pa rin maglagay ng lalagyan na para mag-close sila, kasi ma-expose yan sila, parang hindi na yan fresh. Ito, disinfectant to ang ginawa natin, pero kulang pa yan kasi mag-disinfect din tayo sa mga surroundings natin. Yan. Haluin nyo lang yan. Nagbago tayo ng sprayer kasi nasira yung sprayer natin yung kanina. Ayan. Itong sprayer na to ay sa lagang 25 pesos meron na kayong sprayer. Maglagay na din tayo ng ipa ng kahoy. Tara. Kahit konti lang. Basta malagyan na natin. Maglagay na din tayo ng para magiging malinis. Thank you.
iwasan niyo yung mga basa-basa kasi yan na mumuo ang mga bakterya. Okay, ayan. Tapos natin lagyan ng ipa ng kahoy. Diba, nawala yung mga basa-basa. At kapag meron silang ipot dyan, hindi naman yan magiging madumi kasi matatabunan yung ipot ng mga small particles ng kahoy. Ganyan. Ang asil natin, laki na nila. Yung taas na nila, oh. Tingnan yan. Yan. Nilagay ko sila dito kasi ngayon pa nga lang nag-iinit at hindi ko sila gusto magkasakit. Kaya dyan ko sila nilagay at nagpapakain ako lagi nila. Ito na ngayon ang ating naglilim-lim pa na asin. Ayan. Ito naman yung babae natin. Okay mga kabakyard, hanggang dyan muna lang tayo kasi tapos na natin ang pag-update ng ating mga asil at ibang chicken natin. Hanggang dyan muna lang tayo at kung bago pa kayo sa channel ko, don't forget to like, subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking mga bagong upcoming videos. Para marami kayong matutunan at can you teach me or correct me if I'm wrong mga kabakyard. Thank you for watching. Bye bye mga kabakyard. See you into my next vlog.